Ang video na ito mga ka-friends ay continuation doon sa una kong upload kung paano mag-turn on ng dollar sign mga ka-friends, no? Kung sakaling kayo ay na-monetize na o at nakalimutan nyo mag-turn on sa inyong mga video o kahit naman sa mga bagong upload nyo na video. So, ito mga ka-friends, no? Hindi siya automatic na turn on. So, tinuturo natin kung paano mag-turn on ang ating dollar sign. So, kung hindi nyo pa napanood mga ka-friends, so panoorin nyo ang video na yan mga ka-friends para masundan nyo ang ating tutorial. So, yan ang mga ka-friends, no, sa huli kong upload. So, nagtagumpay naman siya. Pero may problema tayo mga ka-friends, no, yung huli kong ina-upload na wala pang thumbnail. Ayan mga ka-friends. So, naka-on naman siya, success, pero naka-yellow dollar sign mga ka-friends. So, alam niyo naman mga ka-friends na yung naka-yellow ay hindi yan talaga suitable sa lahat ng mga advertisers mga ka-friends. So, limited yan mga ka-friends. So, ayan, basahin niyo na lang yan. So, ayan mga ka-friends, may problema tayo dyan. So, ayan ngayon ang ating ayusin mga ka-friends. From yellow dollar sign to green. So, paano natin gagawin yan mga ka-friends? So, as usual, hindi para natin yan mabubuksan mga ka-friends, no? Kung ang gamit natin ay yung YouTube Studio sa application sa App Store o Play Store. Yan, hindi yan pwede mga ka-friends, no? Dahil kailangan natin yan i-apila. Yun. Appeal tayo mga ka-friends, no? Mag-request review. So, hindi yan lalabas dyan. So, ang gagawin natin mga ka-friends ay gamitin pa rin natin yung ating browser. So, yun mga ka-friends. Kasi ito ay pang laptop lang talaga dapat o pang PC. So, ang cellphone natin ang gagamitin. So, gawin natin siyang parang PC din mga ka-friends. So, gawin natin siyang desktop. So, open tayo ng browser. So, yung gagamitin ko lang si Chrome. Then, as usual, mga ka-friends, no, yung tatlong dot yan sa pinaka-ibabaw sa kanan. Matala, hamburger type, no? Yan. So, select mo lang yung desktop site para siyang computer, kahit hindi siya computer, mga ka-friends, no? So, yan, ma-access natin yung appeal, no? Yung review. Yan. So, login lang tayo. So, type lang muna kayo, no? Type kayo ng www o kahit hindi matapos, no? Studio. O paglalabas na yan, pwede mo pindutin yan, yung studio.com na yan. And then, mag-login lang tayo. Mga ka-friends. So, kung nandiyan na kayo sa dashboard niyo sa YouTube Studio. So, yan ang mga ka-friends. Punta lang tayo dito sa ating content. Click mo yan. Sa bandang kaliwa. So, nakita nyo mga ka-friends ng ating huling in-upload ay naka-yellow dollar sign yan. Ayan. So, gagawin mo lang dyan mga ka-friends, no? I-click mo lang yung description. Ayan. Yung pangalan sa gilid ng video. O kahit yung video. So, lalabas yan mga ka-friends, no? Ayan. So, ayan sa bandang kanan. Ayan mga ka-friends. Yung add suitability. I-click mo yan. Yan, i-click natin yan. So, nakita nyo mga ka-friends, no? So, request tayo, no? Review. For review, mga ka-friends. I-click mo lang yan. Request for review. And then, yeah, pwede mong basahin yan. Pero medyo napaka-crucial talaga gamitin mga ka-friends yung ating cellphone, ano? Yung dalawang thumb natin ay medyo mawala-wala, ano? Pag hindi pa magsabay ang pindot mo ay babalik-balik siya sa umpisa. So, ulit-ulitin mo na lang. Click mo yung description, then yung add suitability. Then, click mo na lang agad yung ano, i-check mo na lang agad yung square, ano, yung ano dyan, yung box. Yan. I-click mo na lang yan, i-check mo na lang. Then, proceed, no? Proceed ka na lang agad para sa review. So, and then save. So, yan ang mga ka-friends, no? Habang nire-review na, so, I'm going to review yung
kung gawin na mag-review yung YouTube. So habang nagre-review mga ka-friends ay hindi pa tapos yung gagawin mo dyan mga ka-friends, no? Habang nagre-review ay kailangan meron kang gagawin. So unang-una ang gagawin natin ay i-edit natin yung description mga ka-friends, no? Yan ang una. So pwede naman dito tayo mag-edit na sa browser na to, pero medyo napaka crucial talaga mga ka-friends, ang hirap. So recommend ko na lang sa inyo, pwede na natin yung gawin doon sa app, no? Yung YouTube Studio, no? Mga i-download nyo dyan sa Play Store o App Store. So yan mga ka-friends, no? So pwede nyo nang gagawin. So gagawin na lang natin yan. Ayan. So open mo na lang yung YouTube Studio nya na download nyo, no? App Store o Play Store. Mas mabilis at madali tayong gumawa dito. Yan, click mo lang din dyan sa content pa rin, no, sa ilalim. Yan, lahat ng mga content mo. So hanapin mo na yung video na mayroong yellow dollar sign. So naka-yellow pa rin siya. So click mo yung tatlong dot sa kanan, then edit. Edit mo yung description. Yan, unahin mo gawin. So palitan mo lang yan mga ka-friends, no? So depende na sa inyo kung anong gusto nyo ipalit na related din sa video. Ayan. So baguhin mo lang. Ano yung napansin nyo, wala pang thumbnail. So yun, gagawan mo siya ng thumbnail. So kung mayroon man siyang thumbnail na sakali, lalagyan nyo na. Baguhin mo mga ka-friends, no? Baguhin mo rin yung thumbnail pati yung description doon. Yun mga ka-friends. And then save mo na, no, mga ka-friends, no? So antayin mo na lang mga ilang oras o magkanda kinabukasan uli. So magme-message sa inyo mga ka-friends si YT doon sa email niyo kung saan naka-register yung inyong YouTube account. So kung wala man, walang notification, so open mo na lang uli mga ka-friends. So nakikita mo na naka-green na siya. Yan tulad niyo sa akin mga ka-friends, nakita niyo. So kinabukasan ko yan, binuksan. Yan na, naka-green na siya. So okay na mga ka-friends. At saka may bagong thumbnail na siya. Yan, nilagyan ko na siya ng thumbnail. So kung talagang wala nang pag-asa mga ka-friends, so ginawa mo na itong lahat, ang dalawang steps na yan. Pangatlo, kung ayaw pa rin doon sa description. Yan, hanapin mo lang yung video. Kung ano yung video nyo na yellow dollar sign din, click mo yung tatlong dot yan sa pinakagilid. Ayan din, edit video. Ayan mga ka-friends din. So hanapin nyo lang yung description sa pinaka sa ilalim, no? Then i-click mo yung description. Ayan mga ka-friends, no? So edit nyo yung description, no? Kung marami at mahaba ang mga description nyo, so magbawas kayo. At saka yung pinakamalagayan, yung marami kayong mga emojis na nilalagay, so magbawas kayo, bawasan yung mga emojis. So isa yan sa mga dahilan mga ka-friends, no? So kung okay na, so back na tayo. I-click mo yung sa arrow sign sa taas, sa pa-arrow back, and then click mo yung save. So yan na, hanggang doon na mga ka-friends, no? So sana may natutunan kayo mga ka-friends sa ating konting video. So paki-subscribe naman dyan mga ka-friends bilang para ganano naman tayo mga ka-friends, no? Gumawa ng mga video na tulad nito mga ka-friends. Maliit bagay yan para sa maliliit na tulad kong mga YouTuber mga ka-friends. Maraming salamat. Hanggang sa sunod. At tabayan na lang mga ka-friends ang aking video kahit saan, kahit kailan. Sino ka man, ano ka man, walang kasama sa mundo ng isa, walang kaibigan. Huwag kang mag-alala dahil friends tayo.